الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله dadako ta ngayon sa level ng paradise o mga antas nito no ebidensya in various levels in paradise. And of course, the inhabitants o mga mananahan nandito, sila rin ay in different categories din. No? Sa iba-iba rin silang mga antas ang mga mananahan nandito. Okay? So, alam natin sa mundong ito, ang mga tao ay may kanya-kanya rin mga antas, taas, tayog, at mababang kalagayan sa mundong ito. So, ganun din ang ating mga gawa, may mataas, mababa. Ganun din ang ating pagkauri bilang pagmamahal na sabantala, mayroong talagang mahal niya, mayroong pangalawa, pangatlo, pababa, pababa. So, mayroong iba-ibang antas at hindi ito natatanggal maging sa mundo. Even sa kabilang buhay ay mayroon din mga iba-ibang antas ang tahanan doon sa paraiso at ang mga tao ay may kanya-kanya ding mga different categories na kalagayan doon. Of course, habang tumataas, paganda na paganda, ibig sabihin, mas lumalasap sila ng magandang biyaya at magandang tahanan, magandang kalagayan, kapayapaan, lahat habang tumataas doon sa paraiso. So, unahin natin ang mga tao na kung saan binigyang antas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanya-kanyang antas o taas din, may mababa, may pataas-pataas sa kabilang buhay tulad dito sa mundong ito. In chapter 17, verse 21, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا iyong malasin kung paano namin pinahalagaan ang isa ng higit ha, sa iba sa mundong ito, ganun din at katotohanan ha, sa mundong ito, okay, at katotohanan ang gantimpala sa kabilang buhay ay higit na mainam para sa mga sumasampalataya at higit na mahalaga. Okay? So Allah subhanahu wa ta'ala explain the difference between the people in the hereafter. Pinaliwanag niya ang kaibahan ng tao sa kabilang buhay. Okay? There is a great difference. Merong malaking kaibahan ang mga ito between this life and the life in the akhirah. Okay? So, in the difference between the levels or ranks in the hereafter is greater than in the difference kaysa sa mundong ito. Kung mayroon sa mundong itong matatayog mayayaman, abay sa kabilang buhay. Hindi nila kakayanin ang buhay na kaya, ay ang buhay ng mga magwawagi ang taas ng level doon. May level ang mundo. Mayroong mahirap, mayroong katamtaman, mayroong may kakayahan, may mayaman, may superyaman. At talaga namang ito yung mga antas na ipinapakita ng subhanahu, meron dito. Ngunit sa kabilang buhay, igitan ng antas. Ang pinakamababa, ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, 10 ulit ng mundong ito. Ganun ang kanyang lugar. 10 ulit ang kanyang lugar, 10 ulit din ang kaligayahan. Mayroon higit doon sa kabilang buhay. Ibig sabihin, mababang level lang yan ng paraiso. That's why ang kaibaan ng level sa kabilang buhay ay hindi uubra ang level ng mundong ito. Okay? Alhamdulillah. So, naipakita natin ang kaibahan ng level sa mundong ito at sa kabilang buhay. Okay? At ganun din, mayroong iba-ibang antas ang mga tao ipinakita rito. Okay? Ipinakita rito. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inyong malasin kung paano namin pinahalagaan ang isa ng higit sa iba. Nang higit sa iba, even sa mundong ito. Even na sa kabilang buhay. At alam natin, even na sa mga propeta ay mayroong higit. Ha? Tayong mga Muslim, naniniwala tayo sa lahat ng mga propeta, yes, pantay-pantay.
pantay-pantay sila mga propeta, o kaya mayroong propeta at sugo pantay-pantay. Ngunit mayroon din silang atas. Pagdating sa atas, mayroong higit na mataas. At alam natin, ang pinakamataas ng atas ay ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Tanggalin natin ang chapter 2, verse 253, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Chapter 2, verse 253. Tilka rusulu faddalna ba'dahum wala ba'din minhum man kallamallah. Silang mga tagapagbalita, sugo o propeta, ang ilan sa kanila ay aming hinirang ng higit sa iba. Hinirang ng higit sa iba. Ibig sabihin, sa kapananagutan, sa mga tungkulin, at sa mga antas nila. Okay? Ang ilan sa kanila si Allah ay nakipag-usap. Ang ilan sa kanya ay kanyang itinaas. Man kallamallahu warfa'a ba'dahum darajat. Ang iba ay itinaas niya ang antas ng mga iba. Even ng mga propeta, makikita mo, mayroong kanya-kanya din antas ang kanilang kalagayan. Okay? Of course, ang mga propeta ay mataas ang antas sa atin. Tapos may makikita mo, may kanya-kanyang kategorya ang tao. Even sa kabilang buhay, may kanya-kanyang kategorya, kalagayan ang tao. May kanya-kanyang antas ang mga tao. Okay? Alhamdulillah. Like for example, magbigay tayo ng mga halimbawang simpleng bagay lamang. Ang mga malalakas bang mananampalataya ay higit na mainam? Ha? Ang mga malalakas bang mananampalataya na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay higit bang ang mga weak na mananampalataya? Sa palagay niyo, sino ang mas mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yaong mga mataas ang kanilang palaniwala. Sila higit na magaling, mainam, kaysa sa mga mahihinang mananampalataya, mainam. Ang mga matataas na mananampalataya, mainam, magaling, ay higit na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa mga mahinang mananampalataya. Bagamat parehong Muslim, mas mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ito. So kung ito'y mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, higit niyang bibigyan ito ng, sa kabilang buhay ng gantimpala dahil higit niyang mahal ito kaysa sa mga taong mahihina na mahal niya rin, ngunit hindi higit sa mga ito. Ha? So ibig sabihin, hindi sila equal sa mga gawa. Hindi rin tayo equal dahil alam natin ang mga muhajir, ang mga unang naglakbay o ang unang sampung yumakap sa Islam, ang kanilang mga gawa ay hindi kayang tumbasan ng ninumang Muslim. Ha? Hindi kayang tumbasan ng ninumang mga Muslim. Okay? Like for example, basahin natin chapter 57 verse 10. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Chapter 57 verse 10. Okay? La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'damu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu. Hindi magkatulad sa inyo ang mga gumugol ng kusa, ha? At nakipaglaban noon sa pagsakop sa Makkah at sa kanila nakasama mo na lumaban hanggang sa katapusan. Sila ay higit na mataas sa antas kaysa sa gumugol ng kusa at takipaglaban sa bandang huli. Sabihin, mas mainam yung nauna sa mga kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa bandang huli na kung saan higit na mainam. May antas ang mga kainaman ng gawa. Una, ang sampung yumakap sa pananampalatayang Islam, sila yung pinakamataas ang kanilang gawa. Ha? Yan yan. At mayroon din alam natin yung mga muhajir, mataas din ang mga ito. At nang matapos na ang muhajir, wala nang muhajir, alam natin si Khalid ibn Walid, mga huliyang sa mga muhajir, after that, mababa na ang level ng mga reward. Kahit na si Khalid ibn Walid, nung sinabi siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung alam niya lang ang mga reward ng mga nauna sa kanyang yumakap, yung mga especially, yung 10 katao, ha? Yung isang kabutin na ibigay nila, sabi ng ni Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Khalid ibn Walid, padalaan, ha? Kahit gumugol sila ng malaking bagay ay hindi matutumbasan ni Khalid ibn Walid ang kanilang mga ginagawa. Kahit gumugol siya ng malaking bagay, kahit katiting lang ang sa mga nauna, hindi kayang tumbasan ni Khalid ibn Walid. Ibig sabihin, maging sa mga antas ng mga tao, mayroon kanyang degree. So ito ang mga patunay na kung saan ang mga antas ay mayroong mga degree ang mga tao. Different categories even sa mundong ito, sa gawa, sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kausayan ng mga mananampalataya at hindi masyadong mahusay o sila'y weak at mga better. So iba ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Okay? Now, so naipakita natin
ang different categories. Even na sa kabilang buhay, dahil different categories ang mga ito, alam natin ang malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mahal ay ang unang papasok sa paraiso. Of course, dadali sila sa mataas na kalagayan doon sa paraiso. Kaya nga may level ang paraiso, may walong pintuan at mayroong level doon. Parang sa ganun ilagay ang tao kung saan karapat dapat ayon sa kanyang mga ginawa. At alam natin hindi ang mga anak natin kaya man nagpalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating mga gawa ang siyang nagpalapit sa atin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito'y mababasa ninyo chapter 34 verse 37. Ang mga iba hindi ko nababasahin sapagkat baka magkulang ako ng oras dito, no? So chapter 34 37, hindi ang kayamanan ang nagpalapit o mga anak bagkus ang ating mga gawa. Ang nagpalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so ayon sa ating gawa, doon tayo bibiyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinaliwanag ko na karaan kung paano tatanggapin ang gawa na ito at paano tayo kahabagan. Okay? We don't need to repeat this. Okay? Alhamdulillah. Now, the difference level ng Jannah. Okay? Ano sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang mga tao sa paraiso, ay ipinaliwanag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang difference state doon sa paraiso. Okay? Sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Bukhari Muslim ang mga detalos na ginagamit natin, authentic to, okay? Ang mga tao sa paraiso, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay titingin sa mga taong nananahanan na kung saan sa taas nila. Nasa taas nila. Okay? So nasa taas nila. At sinabi ng ibig sabihin, kung may tumitingin sila sa mataas, sa mataas na kalagay, nasa mataas na level 'yun. So at sila ay titingin doon, titingnan nila sa taas, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng mga brightening star na nagsha-shining. So makikita nila doon ang mga ito. At para bang nakikita mo yung mga brightening stars shining sa mula kanluran silangan. At sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila Umar at Abu Bakar, anong inam nila? Sila ay kasama sa mga nasa mataas na antas na yan. At sinabi din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga nasa higher level naman ng paraiso ay titingin sila sa kanilang ibaba na kung saan tulad din ng mga bituin. Ibig sabihin nakikita mo na maliliwanag, no? Maliliwanag kasi ang mga tao dun, actually ang paraiso ayon sa aking pag-aaral, wala siyang araw, wala siyang buwan. Ang liwanag na mula dito ay mula sa liwanag ng tao, liwanag ng kanilang mga palasyo, nagkakaroon ng liwanag. That's why walang init doon, walang masyadong lamig, katamtama, normal ang panahon doon. Accurate na accurate sa gusto ng tao na hindi magsasawa sa kanyang pagrandam. So, makikita mo ang mga tao liwanag. That's why pag tinignan mo sa taas, parang bituin na liwanag. Kasi ang mga tao doon ay kumikinang. Ha? May sabihin, sila ang parang ilaw doon na nagbibigay sa paraiso. Mga palasyo nila nagbibigay ng perpektong liwanag doon sa paraiso. Walang gabi, walang hapon. May sabihin, walang gabi. Kung itutumbas mo rito, hindi gumagabi, hindi umaangmaga. Isang panahon lamang habang buhay meron doon at accurate na hindi pagsasawaan ng tao. Okay? So hindi nila makikita nila ang sa taas para mga bituin na star at ang mga taas titingin naman sa ibabasa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam para din mga bituin na star. Ito'y pagpapatunay ng mga tao ay kumikinang sa kanilang ito'y pagpapatunay na ang mga tao ay mayroon silang liwanag. Okay? So, ipinakita yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong kanya-kanyang level. Pinakita niya may taas, may sa baba, ipinaliwanag ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, so, alam natin ang mayroong lowest level. Okay? Alam natin sa hadith ang ibabangon o ang aahuhin sa impyernong apoy ay ipapasok sa paraiso, hindi ba? Ipapasok ito sa paraiso, sinabi ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipapasok sa paraiso ang mga taong nanggaling sila sa impyerno. At sila ang pinaka-lowest rank, pinakamababang level na mananahanan, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah magsasabi sa kanya, go and enter the paradise. So itatapat siya sa pintuan, papapasokin siya ng subhanahu wa ta'ala. At sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, are you content? Kung bigyan kita ng katumbas na buhay sa mundong ito, ng paraiso, yes, yak na, dahil nakabangon siya, nakaahon siya doon sa parusa ng impyerno. Eh kung gawin kong dalawang beses na ganda kaysa sa mundong ito, sabi niya, I'm content ya Rab, my Rab, Rabbi, paano gawin kong lima? Until final gawin, sampu na subhanahu wa ta'ala. So ito ang pinakamababang level ng paraiso. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, 10 times mong ulitin ang mundong ito sa ganda. 10 times.
Ibig sabihin, pati ang biyaya, 10 times. Ha? Pinakamababang level ito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamataas na level doon sa paraiso, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha? Sinabi niya, ay yaong mga pinakamataas na posisyon, ay yaong mga syuhada, yaong mga syahid na kung saan nakipagbaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, especially na sa harapan sila ng rank, first row, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sila ay mapatay. Sabihin, jihad. Ha? Sila ang pinakamataas na mayroong kalagayan doon sa paraiso. And the Rab smile at them. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay natutuwa, nagagalak sa kanila. And remember, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, whenever your Rab, kailanman ang iyong Panginoon ay tumawa sa kanyang alipin, ha? Hindi haayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay hukuman niya sa kabilang buwan. Ang sino man katuwaan, naghalak, natuwa sa iyong Allah subhanahu wa ta'ala. Example ng mga mujahid, pag sila namatay, nandun sila sa mga berding ibon sa paraiso. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lubos na nagagalak. Kapag nabasa sa Quran yan, lubos na nagagalak sa inyo, kayo lubos na magagalak sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay magagalak sa inyo. Meaning, hindi kayo huhukuman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, diretso na sa paraiso at nandoon kayo sa right hand ng pinto ng paraiso na sinabi natin nakaraan na kung saan pintuan ito sa mga walang paghuhukom. So kasama ang mga mujahidin na hindi huhukuman o mga martir ng Allah, o kasama sa mga martir ang hindi huhukuman ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin, sa panahon ngayon ng mga martir, nandun na sila sa ibong berde ng paraiso na palipad-lipad at nakikita nila ang paraiso. Alam niyo ba ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong gusto nila? Tinatanong sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinasabi nila? Ibalik sa mundo upang makipagbaka uli sa landas niya. Alam nila, nakikita nila ang ganda ng paraiso. Palipad-lipad na sila doon bagamat hindi sila nakaapak sa paraiso. Ngunit nakikita nila ito. At ang inihiling namin kung anong gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, at inihiling nila kung anong gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, yes, ibalik sila dito para makipag jihad muli sa kanyang landas. So sila ang may pinakamatayong nakalagayan sa paraiso, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Alhamdulillah. Now, dakuhan natin, so inapakita natin na mayroong mga antas ang tao sa paraiso, mayroon din kanyang mga different categories ang kanilang gantimpalang makakapit. Kaya nga may level eh. Anong silbi ng mga level kung hindi nag-iiba ang mga ganda sa loob nito, ang mga gantimpala nito. Okay? So, mayroong mga level. So, ang mga level lang ito ay tinatawag ding mga ibang pangalan pa na hindi natin binanggit nung nakaraan sa mga binanggit nating pangalan ng paraiso mula sa Quran. At itong mga level na ito, itong mga level sa paraiso na ito, ito rin ay mga ipangalan pa ng mga paraiso ay according to the scholars ng pananampalatay Islam, kasama pa rin itong mga pangalan ito, bagamat sa level ito, ito rin ay pangalan ng paraiso. So, ibig sabihin, ang paraiso ay hindi lang iisa. Dahil may antas ang mga ito na tinatawag na mga lugar na ito ay paraiso din, ang bawat isa dito ay paraiso. So, mayroong paraiso na kung saan ang antas ay iba-iba. Ha? Now, dakuhan natin ang mga sinasabi pa natin mga iba na kung saan hindi rin natin nabanggit sa pangalan mula sa Quran na mga antas o level ng paraiso, ngunit sinasabi ko kabilang pa ito sa pangalan ng mga paraiso. Okay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamaalam sa mga arrangement na ito. Ngunit ito ay base sa pag-aaral ng mga scholar natin na kung saan tinignan nila ang pinakamataas mababa according sa pangunawa nila sa mga hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o according to Quran. Sinasabi nila ang pinakamababang antas na papasukan ng tao after makahawon siya sa impyerno ay Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. This is the lowest, sinabi na this is the lowest part ng paradise na tinatawag ang Jannatul Ma'wa. Okay? Itong Jannatul Ma'wa na ito, ha? Min ay nangangahulugan itong garden na kung saan magiging tahanan habang buhay ng mga tao. Ibig sabihin bilang maasikasong tahanan. No? Ma'wa means dwelling or home, tahanan na kung saan mananatili dito ang mga tao. So mababasa niyan in chapter 32, verse 19,
chapter 53 verse 13 to 15. Okay? Tingnan natin ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala in chapter 32 verse 19. Okay? Jannatul Ma'wa. This is the lowest part, sabi nila, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala higit na maalam. Okay? Jannatul Ma'wa. 32 19. Ammal ladina amanu, at sa kanila naniwala, amilu salihat at gumawa ng mabuti, falahum jannatul ma'wa, sa kanila ang tahanan na ma'wa, sa kanila ang ibig sabihin paraiso o halamanan na maasikasong tahanan. So tinatawag itong maasikasong tahanan ang jannatul ma'wa, na kung saan tahanan habang buhay ng mga tao, na tinatawag itong maasikasong tahanan. Ha? Maasikasong tahanan. Meaning, this lowest level of Jannah, papasok ang mga tao na lalabas sa impyerno. At ito'y 10 ulit na maganda sa mundong ito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ito ay tahanang maasikaso, ibig sabihin, paninirahan, ito ng mga tao na mayroong mga tahanan na matatayog at mga kwartong malalaki. Ha? Mga kwartong malalaki. Number 2 ay ang tinatawag na nakaraan, binanggit ko na ito, Darul Muqamah, Muqamati. Ha? Ang iba sinasabi lang Darul Maqam. So means, ito ay kung saan sinasabi, this is the second level na pinakamababa. Okay? Allah Subhanahu wa Ta'ala, higit na maalam. Ang land na ito ay mananahanan sila dito magpakailan paman. Meaning, this place is safe, ligtas ang tahanan na ito. Okay? At pipinaliwanag na natin nakaraan ito, so no need to repeat. Pinaliwanag natin nakaraan ito kung paano papasok dito ang mga tao, no need to repeat natin ang bagay na ito. Okay? Number three yung Darussalam. Means home of peace. Ha? Chapter, napanggit ko na nakaraan to, chapter 10:25 and chapter 6:127. Means, this is a home of peace. Tahanang mapayapa. Okay? Another meaning of salam is that place of speech na kung saan free sa lahat ng mga negation at mga evil talk. Ah, matatapon niya chapter 56:25-26. Ganito ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yasmauna fiha lagwaw wala. La yasmauna fiha lagwaw wala ta'thima illa kalilan salaman salama. Ha? At doon ay wala silang maririnig ng masamang salita o paggawa ng kasalanan tulad ng paninirang puri, maliban lamang sa pagsabi ng salam, salam. So ibig sabihin, walang paninirang puri, walang panlilibak. That's why tinawag din itong Darussalam. Another is Darul Kuld. Darul Kuld means everlasting eternity, isabihin immortality, walang kamatayan na kung saan tahanan. At mababasa nyo yan, chapter 25, verse 15. Ito ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, chapter 25, verse 15. Kul, adalika khairun am jannatul khuldi, khulda, jannatul khuld, allati uidal muttaqun, kanat lahum jaza'aw masira. Ipagbadya ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang gayong kaparusahan ba, sabihin sa impyerno, ay higit na mainam kaysa sa walang hanggang halaman sa paraiso na ipinangako sa mga mahintatakutin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay isa sa kanila bilang isang gantimpala at bilang isang huling hantungan. Means huling hantungan, this is a everlasting home, immortality home, eternity home, ang ibig sabihin ng Darul Kul. Ang Darul Kul, ito yung tahan na kung saan huling hantungan ng tao, hindi na mamamatay, hindi na magwawakas, mananatili na sila dito forever, dito sa Darul Kul. They said, ang sinasabi natin to ay mga pangalan din ng paraiso. Ha? Mga pangalan din ng paraiso. Okay, alhamdulillah. So lumilitaw, mayroong mga antas
ang paraiso, ha? Mayroong mga antas o level ang mga papasok sa paraiso sa mga tao, at mayroong different categories din ang mga tao. Abang tumataas, gumaganda ang kanilang kalagayan. Now, dako tayo sa Jannatul Adin, Eden, yung Adin. Okay, Jannatul Adinin or Eden, ito'y nasa gitna ng level ng paraiso. Okay? Every one of these, sabi nila, pangalan to ng paraiso. So, antas-antas. So, sa gitna itong Eden na ito. Others say Eden and Ilion, sabi nila, same na lugar ng Firdaus. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maalam. Okay? So, Jannatul Eden, ito ay nasa gitna ng paraiso. Means, ang mga mananahanan dito, ito'y tahanan nila magiging habang buhay. Chapter 61, verse 12. Like, for example, in chapter 61, verse 12. Yagfirlakum dunubakum, waidukilkum jannatin tajri min tahti al-anhar, wamasakina tayibatan fi jannatin adin. Ha? Fi jannatin adin. Dalika fawzul adin. So, siya ay magpapatawad sa inyong mga kasalanan, sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kanyang tatanggapin kayo sa hardin na sa ilalim nito ay may mga batis na nagsisidaloy at magandang tirahan, halaman walang hanggang buhay na paraiso. Ito ay katotohanan sa kudul ng tagumpay. So, halamang walang hanggan. So, this is a paradise na kung saan walang hanggan. Walang hanggan na tahanan. Okay, of course, lahat namang ito, walang hanggan silang lahat. Another level ng paraiso, tumataas tayo, tumataas, nag-umpisa tayo sa mababa. Okay, the Jannatul Ma'wa. Number 6 is Jannatul Na'im. Itong Jannatul Na'im na ito, sinasabi ito yung maunlad na lugar. Ha? Prosperous, mapayapang buhay, maligaya, puno ng kabutihan at biyaya. Sagana at mayaman ang lugar na ito. In chapter 10 up to 9, mababasa nyo. In chapter 26 up to 85, mababasa din natin yan. Dakuhan natin ang chapter 9, chapter 10, verse 9. Innal ladina amanu wa amilu salihati, yahdihim rabbuhum bi imanihim. Tajri min tahti alanharu fi jannatin na'im. Fi jannatin na'im. Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala, sila na sumampalataya sa kanya, sa Islam, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, at nagsisigawan ng kabutihan, ang kanilang Panginoon ay mamamatnubay sa kanilang pananalig, sa kanila ibababa ay nagsisidaloy ng mga ilog sa mga hardin ng kasiyahan. So kaligayahan ang lugar na ito, mayaman ang lugar na ito. Ibababa ang mga hardin, mga ilog na umagos sa ilalim nito, ibababa sa kanila ang tahanan na kung saan puno ng kasiyahan, kaligayahan. Alhamdulillah, hindi natin alam ito. Ha? Hindi natin alam kung ano meron nakatago sa paraiso na kung saan hindi pa narinig ng ating mga tenga, nakita ng mga mata, ni hindi natin kayo ma-realize kung ano meron doon. Meron ganyan na sinabi na subhanahu wa ta'ala. As far as I know, chapter 32, verse 17. At ito ay bibigyan ko ng inshallah ng sariling lesson, no? Sapagkat napakagandang paksahin ito, inshallah. Next, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pala ta'lamu nafsun ma'ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. At walang kaluluwa nakakalaman ng mga kaginawa ng mga mata na nilingit sa kanila bilang gantimpala kinakaratian nilang gawin. Walang kaluluwa nakakalam ng anumang kaginawa ng mata na nilingit sa kanila. Ibig sabihin, makikita ito ng mata na hindi niya narinig. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi mo narinig sa mundo at hindi mo kayang i-realize. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang realize yan, sabi sa atin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag nakita mo ang bagay na ito. So, bibigyan natin ito ng sariling paksa, inshallah. And the other level is Ilion. Alam natin, ang Ilion ito ay napakataas na lugar. That's why sinabi nila ito ang pinakamataas. But the other say, sabi nila, katulad dito ng El Firdaus, magkapat meron tayong dalil na pinakamataas na lugar ay El Firdaus. Al-Firdaus, kaya tinigin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamataas, sabi niya, at dito sa itaas nito ay trono ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, others say, Ilion and Al-Firdaus is same. But here, number 7 is Ilion. In chapter 83, verse 18 to 21, ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla inna kitabal abarara lafi Ilion. Hindi. Tulad ng kanilang pag-aakala, ang talaan ng mga matutuwid na mananampalataya ay nakatago sa Ilion. Okay? Wama adaraka Ilion. At anong pagkakaalam mo sa Ilion?
Kitabu Markum, ito isang nalilimbag na talaan, isang mataas na lugar sa langit. Okay? Isang mataas na lugar sa langit. Yasha, yasaduhul mukarrabun, na sinasaksihan ng mga anghel. So, ibig sabihin, ang mga talaan ng mga iliyon na doon sa lugar na matataas na langit, doon daw sila mananahanan. That's why itong pinakamataas nila. Ang sabi naman nila, Al-Firdaus ang mataas, pero ang pangalan din Al-Firdaus ay iliyon. Either say Adenin or Aden. But we know the Dalil of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamataas ay ang Al-Firdaus. That's why ang huli natin ay ang Al-Firdaus, the highest place of Jannah, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, all kinds of plants. All kinds of plants. Mas masaganda, of course, pinakamataas ito. Kung dito, medyo kapos ng mga prutas, doon, all kinds. Lahat na ng puno, lahat na ng mga alaman, lahat ay naroon na ibibigay na lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin, binasa ko na nakaraan ito, chapter 23, verse 11. Okay? Alhamdulillah. So, ito ang pinakamataas na kalagayan doon sa paraiso according to the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam or hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At sinabi na natin nakaraan ang mga hadith dito. So, we don't need to repeat. Okay? Now, gaya ng sabi ko, kung mayroon exemption sa mga gate ng paradise, mayroon right-hand door or gate maliban sa walo para sa mga hindi hinukuman, mayroon din exemption dito na pinakamataas na lugar. Pinakamataas na lugar at mataas ito sa Al-Firdaus. Ang Allah subhanahu wa ta'ala maalam. Ano ito? Anong pinakamataas na lugar na ito na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa lang ang makakapasok dito? Isa lang. At sana, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ako yun. That's why makikita nyo, everyone na marinig natin ng adhan, inuulit natin ito. And after that, mayroon tayong ginagawang dua. Every time, so dami nag-aadhan, no? Dinuduan nila ito. Anong dinuduan nila? Ha? Allahumma rabba alihi da'watit tama wa salatil ka'ima ati Muhammadin al-wasila wal-fadila pabatsu mahmadan al-ladhi wa'tata. Ano sabi na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Inihiling natin sa kanya ang mataas na lugar ng wasila. Ang wasilang ito, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is the highest level of paradise, which only one man reach. Maaring isa lang ang taong makarating dito. And I hope that I will be the one. At ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sana ako yung isa lamang. So that's why ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag sinasabi natin to after adhan o narinig natin ang adhan, nag-adhan o narinig ang adhan, after that magdua tayo, sinasabi natin to, ang duwang ito na hinihiling natin ang wasila para kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay mamamagitan sa iyo. Ako ay binigyan ng karapatan para mamagitan sa iyo sa kapilang buhay. Mamamagitan ako sa iyo. Kung hinihiling mo ang wasila para sa akin sa Panginoon sa Bantala, ako naman ay mamamagitan para sa iyo sa kabilang buhay sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay granted sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why, ang isa sa pinakamataas, ang wasila ang pinakamataas na lugar sa paraiso. Especially ito, isa lang ang papasok dito. Kung ang pinaksa natin walo na mga level, o mayroon pang ibang level ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maalam, alhamdulillah, ito ay pangkaraniwang at normal ang mga tao may kasama sa. But in wasila, ang tanging nag-iisang wasila, ang isa lang makakapasok, maaaring makarating isa lang. Hilingin nyo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sana ay ako yun. Okay? So now, mayroon din sa paraiso na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng 100 levels. Wow! Alhamdulillah! Allahu Akbar! 100 levels! Every level, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the distance is between the heaven and earth. Every levels, 100 levels. At alam niyo ba kung sino ang papasok dito? Yung mga mujahidin, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paradise has 100 levels, which Allah preserved for the mujahidin. Allahu Akbar.
So Allah subhanahu wa ta'ala, naglagay siya ng 100 levels, every levels mula langit, langit at lupa ang pagitan ng 100 levels na ito. At ito ay hinihanda niya lamang para sa mga mujahidin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And sinabi niya, dito niya sinabing, ilingin niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang al-Firdaus. This is the best and the highest part of paradise. Above this, the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah. So, itong pinakamataas ang al-Firdaus at mayroon tayong dalil dito. At ito'y Bukhari, ha? Ito'y authentic na hadith. So, alhamdulillah. Kung ang al-Firdaus ay yun din ang Iliyun or Eden, Allah subhanahu wa ta'ala ma'ala. But according to the research ng ating mga maalam sa pananampalatayang Islam, ay sa hadith o sunna o Quran, ay nakikita lang na sumpong nila kung paano natin binigkas yung mga kanina, yung walo ay ganun nilang napansin na mga arrangement ng mga pangalang ito, ang mga antas o level ng mga ito. But ang sabihin natin, Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na maalam. But this al-Firdaus ang pinakamataas na lugar. But there is a one exception na kung saan ang lugar ay higit na mataas, ngunit isa lang ang maaaring makapasok na kung saan nilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang wasilang ito ay pagkaloob sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Of course, there is a possibility dahil kaibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Ibrahim, so mayroong kalaban ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, but alam natin ito ay ipagkakaloob insha'Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, sapagkat kung itong si Ibrahim alaihi salam ay kalil ng Allah subhanahu wa ta'ala, ha, at si Musa ay kalamun lang ng Allah subhanahu wa ta'ala kinakausap niya, meron silang isang party, kalil, matalik na kaibigan. Ibig sabihin, sa nabing kalil, hindi ka na pwedeng gumawa ng pangalawang kaibigan. So kalil lang subhanahu wa ta'ala si Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Ibrahim, at kalamun lang niya si Musa, kinakausap niya. But we know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi niya lang kalil, kalilun la and kalamun la. So mataas pa rin ang antas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa dalawa, because Ibrahim is only kalil, Musa is only kalam, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam kalil and kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, inshallah ito'y pagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang wasilang ito. Bagamat ang Allah higit maalam, ha? So hilingin natin palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat nakakaangat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kalagay kalilun dan kalamun lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagamat ganun pa rin ay hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinasabi na hilingin nyo sa ating Panginoon o sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob niya sa akin ang wasila. Of course, ang wasila, ito yung lugar na kung saan pinakamaganda sa lahat ng lugar ng paraiso. Dahil ito ay special na lugar kung saan ang lugar na ito ay special na sa tanging isang tao lamang ang tanging maaaring makapasok dito, ang pinakamaganda sa lahat ng lugar sa paraiso. Kung mayroon sa mga mujahidin na lugar na kung saan hindi kayang imaginin sa mundong ito, kapag hindi mo kayang imaginin, kaya tanong sa larawan mo, hindi kayang imagine ng tao. Hindi mailanman maaaring makita ng tao sa mundong ito ang reward sa mga mujahidin o mataas ng tas sa kabilang buhay, at hindi maaaring marinig ng tenga sa mundong ito, lalo na doon sa wasila. Kung doon sa mga mataas na ranggoy mayroong ganun na kapag nakita, kailanman hindi nakita ng mata mong nakita ngayon, ni hindi na rin, kapag nakita mo, hindi mo kayang imaginin, lalo na ang wasila. Na kung saan, that's why nakikiusap ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob sa kanya ang wasila. At ito ang pinakamataas na lugar sa paraiso na tanging isa lang ang makakapasok. So ipagkaloob nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang wasila. Amin Rabbil Alamin. So dito na ipakita natin sa ating lecture sa araw na ito, na kung saan ang mga tao ay mayroong kanya-kanyang mga different categories sa taas, sa langit, doon sa paraiso. Mayroon silang different categories sa paraiso. May kanya-kanya silang level na kalagayan doon, at may kanya-kanya silang mga tinatamasang habang tumataas ay gumaganda ang kanilang mga kaligayahan, ang kanilang mga pamumuhay na maganda, ang kanilang mga gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. That's why magpaligsaan sa mabuting gawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Parang na sa ganun, kung inaangad nyo ang mataas, hilingin nyo, sabi naman, Prophet sallallahu alaihi wasallam, al-Firdaus, so gawin mo ang lahat na magagawa mong makakayanan mo para kalugdan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, nakita natin ngayon, may walong pintuan ang paraiso,
special sa isa, sa mga walang hukom, hindi sila hukuman sa kabilang buhay, mayroon silang aperting, mayroon silang special na pintuan at kaya nilang pumasok sa lahat ng pintong walo. At napakita natin na ang paraiso ay may kanya-kanyang antas, may level-level ang paraiso, may paganda ng paganda abang tumataas sa impyerno pababa, tumitindi naman ang parusa. Sa paraiso abang tumataas ay gumaganda ng gumaganda ang kalagayan. At mayroong pamumuhay na tinatanggap ang mga tao abang tumataas ang kalagayan, maganda ang kanilang pamumuhay. Of course, maganda ang kanilang gantimpala. At ang mga mujahidin, mayroon silang 100 level. Of course, kung ito 100 level, ang mababa, mayroon din may mababa, pangalawa, pangatlo, at pinakamataas na level sa mga mujahidin ay tiyak na maganda ang lugar na yaan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam ng lahat ng anumang nakalingid na mga gantimpala na naghihintay sa mga mananampalataya sa paraiso. Naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na makarating sa paraiso nang walang sasapiting kahit nakatiting sa kaparusahan ng impyernong apoy. Amin rabbil alamin. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, itong inyong kapatid sa pananampalataya, Imam Salih Daray. Wakirdan hamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khair. أرشد تراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي.